What is up, explorers? Na-miss nyo ba ako? Na-miss nyo rin ba tong kasama ko? Neri. So, nandito kami ngayon ni Neri sa bayan ng Binian, Laguna. May pinuntahan kami dito. Actually, nandito na kami sa spot. Nandito na rin kami sa tapat ng isang simbahan na luma dito sa Binian, Laguna. No, sa isang sementeryo. Pero ang pinakapakay ko talaga dito sa sementeryo na to ay yung libingan. Kung kilala nyo, si Baby Ama. So, hanapin natin yung libingan ni Baby Ama dito sa Catholic Cemetery ng Binian, Laguna, kasi dito raw nilibing si Baby Ama. Pero bago yun, papakita muna namin sa inyo yung lumang-lumang simbahan dito na ginawa pa nung panahon ng mga Kastila. Itong buong sementeryo na to, panahon pa ng Kastila to itinayo, no? Kasama na itong simbahan. So yun, nandito kami sa tapat. Papahinga lang kami ng konti, tapos mamaya mag-explore tayo dito sa sementeryo with Neri. Peace. So nandito kami sa tapat ng simba na sinasabi ko sa inyo kanina. Sabi nila meron daw ditong caretaker na nagbabantay dito sa loob, pero hindi namin siya makita. So yun, pumasok na lang kami. Ito yung simbahan. Ito yung cemetery chapel dito sa cemeteryo ng ano, ng Laguna, ng Roman Catholic Cemetery. Ito. Tapos kung makikita nyo sa taas, may nakaukit na 1853. So mula pa nung 1853, kinonstruct itong simbahan na, no? Hindi tayo makakapasok kasi nakalock yung pintuan. Pero tingnan nyo naman yung itsura ng simbahan na to. Jeez! Ang ganda, no? So ikot muna tayo dito sa ano, loob na sementeryo. Ito yung paligid na simbahan. Nakalock. Sayang. Hindi ata siya pwedeng pasukin. Pero sabi nila ginagamit pa raw ito na simbahan na to. Siguro pagdating na lang ng piyesta ng patay, no? Tapos na yung piyesta ng patay ngayon. Hagdan dito. Pero wala namang entrance dito sa likod. Dahil panahon pa ng Kastila tong cemetery na to, baka may makita tayo mga musulayo na matatagal na, no? Ito, mukhang katulad nito. Katulad ng mga cemetery, mga libingan sa Bulacan, nakapatong ano. Ang tanong ko, kung saan na ilibing si Baby Ama dito sa libingan na to? Napakarami, paano namin nahanapin yun? Kaya ba natin isa-isayin yan? Tara, may butas dito. Palansay. Jeez. Huwag natin silipin yan. Baka may kumaway. Hindi ko alam kung ba't dito nilibing. Ba't kaya dito nilibing si Baby Ama? Ay, taga-Tondo si Baby Ama. Mukha yung mga kamag-anak niya siguro dito na naka-stay sa Binian. Siguro, no? Siguro taga-Binian yung mga kanunununuan ni ano, Baby Ama. So kung hindi nyo kilala si Baby Ama, maya, sasabihin ko sa inyo yung tungkol sa kanya kapag nahanap na natin yung libingan niya, no? Ano bang buong pangalan niya? Marshall Ama. Tingnan nyo itong musulayo. Wala na siyang bubong. Oh, tingnan mo itong musulayo, boy. Tapos nakabukas yung bintana. Silipin nyo nga kung ano makikita nyo sa loob. Tao po. May nakita ba kayo multo? Tapos na ang November, kaya wala nang multo dyan. Mahiga ang boy. Mahigaan sa loob. Hindi kasi namin makita yung nagbabantay dito, kaya hindi namin mapagtanungan kung saan namin nahanapin yung libingan ni Baby Ama. Kung sana may makita tayong tao na naglalakad-lakad dito sa loob para mapagtanungan natin. Tingnan nyo to. May abandoned na musuleyo. Jeez. Hey. Boy. Abandoned, tas may butas. Kulaga. May butas dito sa libingan, ano? So, sisilipin natin kung anong makikita natin sa loob. Pero wala naman tayong makikita, kundi buto lang talaga. Pero malay nyo, dyan nakatago yung Yamashita treasure. Nice! Itong ina nakakatakot, boy. Kita nyo yung loob. Wala nang laman. Tapos sinablot yung camera ko, no? So, wala na siyang laman. Diba? Walang Yamashita treasure.
Alam nyo ba na dito sa Binyan, Laguna, pumunta dito yung pambansang bayani natin na si Jose Rizal noong taong 1869 kasama yung kapatid niya na si Pasiano, no? So pumunta sila dito para tumira dun sa tita nila, sa bahay ng tita nila. Hindi ko alam kung saan parte dito sa Binyan yung bahay na yon, pero mamaya baka makita natin o mahanap natin, ano. Titingnan natin kung saan parte yon. So napaka-historical din naman talaga nitong Binyan, Laguna. Kasi matagal na rin to. Isang Spanish captain na si, ang pangalan ay Juan Salcedo, yung nakadiscover nitong Binyan, Laguna, no. Noong 1571, itong Binyan, Laguna, no. Siya nakadiscover na ito. Sigurado ka? So, yun, sabi ni Neri, nalagpasan na daw namin yung libingan ni Bibi Ama. So, papunta na kami ngayon doon. Tara, let's go. Siya may alam. Anong pangalan? Tingnan to. Siguro Chinese to, no? Baka. Tan King Tong. Namatay siya noong 2010. Ang kulit ng pangalan niya, no? Tan King Tong. Ito, puro INC. Paano pag tinawag siya? Tan King Tong. Ito, puro INC. So, etong part, etong libingan na to, hindi to Roman Catholic Cemetery. Hati to, no? Yung kabila yung Roman Catholic Cemetery kasi nga, may nakalibing na INC dito. Ayun, no? So, iba tong cemetery na to. Ito ata yung nakalagay na Aglipay Cemetery. Tapos ito, iba pa yung kabilang cemetery. Oo, pala yung cemetery. Kabilaan to. So, baka doon nakalibing si Baby Ama sa Roman Catholic Cemetery. Hindi dito. So, babalikan natin yung Roman Catholic Cemetery kasi nandun nakalibing si... Dito tayo dumano? Dito ba? Dito. Boy! Dito. Bob, baby pa oh. 2019 nabuhay, 2019 din namatay. So, kawawa naman. Pero at least hindi niya naranasan yung buhay dito sa mundo. Hindi niya naramdaman yung mga masasaklap na pangyayari dito sa mundo. Hindi, joke lang. Sino ito? DOM. Meron tayo nakitang lumang lapida. Yan, nakalagay. DOM pa, no? Naka-curve pa siya. O, tara. Punta na natin si Baby Ama. Itong pamilya na to, siguro kilala din to, no? Kasi, hindi ko alam. Nasaan? Nakita ko dito, Ama. Amelia Ama. Hindi si ano yan, Baby Ama. Tiburcio Ama. Ito ba sinasabi mo na ano? So, fake news si Neri. Nakita niya lang tong Ama. Akala niya si Baby Ama na. Eh, nanay niya to eh, Amelia Di Ama. Na-joke lang. Sigurado ka ba? So, balik daw tayo doon kasi meron daw doon isa pang ama. Baka iba na yan. Baka tatay na niya yan. Mama na to, mama. Mama. Yan na ba yan? Asan dyan si ano? Ah, ito sa baba. Marshall Ama. Marshall Perez Ama. Ba't naman ang dikit masyado na itong ano? Ito, Marshall Polino. Ayaw. Polino? Hindi siya Polino. Ito siya. Marshall Perez Ama. Kailan siya namatay? 1961. Tama, ito siya. Yun, nahanap na namin yung libingan ni Baby Ama. No? So, ito yung itsura ng libingan ni Baby Ama. Kasama ng mga iba niyang siguro... Ano yung kadugo? Kadugo ni Baby Ama. Yan, puro ama yung nakalagay dyan. Pero ba't may ama dun sa kabila? Hindi nila sinama dito. Baka iba yun. Siguro iba ng ano na yun. Baka pinsan sa tuhod yun. So, ito na. Ito yung tsura ng libingan ni Baby Ama. Ano? Nandito siya. Ang totoo niyang pangalan, Marshall Perez Ama. Pero ba't kaya napakadikit naman masyado na itong gate? Hindi na mabasa yung pangalan nila, no? Tapos meron pa dito nakalagay na Marshall... Ano? Marshall Polino Ama. Namatay si Baby Ama noong taong 1961. Namatay siya dahil sa nahatulan siya ng kamatayan sa Muntinlupa City Jail. Kung hindi niyo pa kilala si Baby Ama,
siya yung pinakabatang nakulong sa Muntinlupa City Jail, no. 16 years old nang makulong si baby ama dahil sa pagnanakaw ng pera sa isa niyang kaibigan na ginagamit sa pag-aaral, no. So doon siya nakulong. 16 years old, no. Valid ano yung taon kasi ata yun, pwede pang makulong yung mga bata, hindi ko lang alam. Pero grabe, sa salang pagnanakaw, nakulong siya sa Bilibid agad sa Muntinlupa. Sumabog yung pangalan ni baby ama nung kinuhanan yung talambuhay niya noong 1976, no. Ginawan siya ng pelikula na ang titulo ay Bitayin si Baby Ama. So pinagbidahan yun ng namatay na aktor na si Rodi Fernandez, no. So dun siya nakilala, may mga ibang humanga sa kanya. Kung ba't siya tinawag na baby ama, kasi baby face pa siya, siyempre bata pa siya. Tapos siya rin yung pinakabatang naging notorious leader sa loob ng Muntinlupa City Jail. Meron siyang gang sa loob ng Bilibid na tinatawag na Sige Sige. Tapos meron din siyang kalaban na gang. So dahil dun sa dalawang gang na yon na kilalang kilala, sila yung dahilan kung ba't nagkaroon ng isang madugo at isang madugong riot sa loob ng Bilibid. Kaya sila na hatulan na kamatayan, nabitay. So namatay siya sa electric chair si baby ama. Pero yung kalaban nila na isang gang na nabigyan ng isang chance, hindi namatay. So si baby ama lang yung namatay. So meron din asawa si baby ama, no, sa pagkakaalam ko, pero nagpakamatay. Nagpakamatay kasi nga yung asawa niya ni-rape ng isang guard, ng jail guard. So ni-rape yun, tapos siguro dahil sa depression nagpakamatay. Nagpakamatay yung asawa niya kasama yung dapat ay magiging anak ni baby ama. So buntis yung asawa niya nung nagpakamatay. So yun lang, nakita na natin yung libingan niya. So siguro mag-iikot kami dito kung ano pa na makikita mga interesting na musuleyo o mga tao, no? Ha? Mga abandon. So mag-iikot muna kami dito. Yun lang yung story ni baby ama. Kala ko mahirapan kaming hanapin kasi nga wala kami na pagtanungan dito sa loob. Pero dahil kay Neri, human map. Paano mo nalaman yun? Ha? Paano mo nalaman? Alam ko na yung itsura, no? Yung ano. Saan mo nakita? Ha? Saan mo nakita? Sa Facebook. Weh? Ito yung itsura nyo nakita mo? Kulay pula. Kala ko nga naiba yung pintura. So ba't pula siya doon, pula pa rin siya ngayon. So mamaya kukuha na natin siya ng picture. Mag-iikot-ikot muna kami dito. Tara, samahan nyo kami. Let's go. Tingnan nyo tong ano na to. Libingan, ano? Ledesma nakalagay. Mirasol A. Ledesma. Noong 1957 siya namatay, July. At dito naman, merong isang musuleyo na 1991 namatay. So, kapanganakan ko, namatay siya. October siya namatay. Ako naman, November 16, 1991, nung pinanganak. Oh shit, bago pa lang ata yan. Tingnan yung ginawa nila kay Kristo. Manalangin tayo. Tinaginan nila, binalot nila ng dyaryo. Siguro bago lang to na ano, ayun. O siguro kapag kaalis na yung mga kamag-anak, binabalot talaga nila para hindi lumuma, ano. Yung ginawa sa kanya, ginawa siyang pandesal. Ito. Natapos na yung November 1, di man lang nila nalinisan to. Siguro malayo na yung mga kamag-anak nito ngayon, ano. Kasi hindi na nila nalinisan. Wala nang daan dito, boy. Ito mga ang. Kaano-ano kaya nila si Ang, yung The Last Airbender. Oh. Rogelio A. Ang, Manuel A. Ang. 1991 din na siya namatay. 2000, 1978, 1966, 1990. 2005, pinakabago. Ay, ito, 2011. Grabe, no? Ganun lang ang buhay. Kapag namatay ka, ilalagay lang dyan yung date kung kailan ka namatay. Tapos yung pangalan mo. Tapos. Ano lang kung may makakaalala pa. Oo. Sertihan na lang kung may makakaalala sa'yo talaga. Pero pag wala, magiging ganun ka na lang sa ibang musere dito na natatakpan na ng mga damo. Ganun ka na lang sa kanila. Hindi, joke lang. Ikot-ikot tayo dito ng konti. Kasi baka may makita rin tayo nung tulad nung nag-viral sa ano-ano. Yung milagro sa cementerio. Ito Miranda Patiano. Patiño pala. So wala, etong cementerio na to, walang masyadong mga musuleyo na
parang halos kasakapanahon pa ng ano no. Meron naman ilan-ilan pero hindi siya ganun kadami. Ayun, meron dito ano, malaking cross. Laki ng cross. Tingnan natin to kung ano meron dito. Ha? Tambakan na siya ng mga kahoy. Tapos dito may kabaong pa boy. May tambakan. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. May tambakan ng kabaong dito. Makikita nyo ba yan? Ito. Familia. Nakalagay dito. Familia. Guido Hiap Ting Chai. Natanggal yung A. Pero Ting Chai siya nakalagay. Yap Ting Chai. Ha? A? May bakat eh. Ito yung tsura niya. Napakalaking cross. So siguro Yap. May lahing Chinese pero ano sila tawag doon? Kristiyano. Kasi may cross na napakalaki. Tapos ito, may mga libingan pa dito. Oh, ito nakalagay Yap Ting Chai. Eh, may nakita kaming mausoleo na maganda. Parang park, no? Ah, puntaan natin. Ha? Ito, ito. Ito, lumang cement, lumang ano rin to. Ayun, no? Lumang mga libingan din yan sa taas. Hindi, joke lang. Bahay na pala yan. Lumang-lumang bahay. Mga lumang ano, libingan. Belgar. Belgario. 1995-1991. Ito, tingnan nyo to. Grabe. Solid parang park na. No? Parker spot. Eto luma din to boy. Oh. Wow! Yap Ting Chai din to. Yap Ting Chai din. Eto nakalakas eh. Hindi ko mabasa yung kung ano nakalibing sa loob. Grabe yung libingan niya no. Chinese may ari na ito. Tingnan nyo to. O Japanese. Japanese ata to boy. Conception. Conception pala. Mga conception ng nakalibingan. Tapos ito, Yap Ting Chai din. Katulad nung nandun sa kabila. Ginawa siyang sunugan. Sunugan ng mga ano. But siguro hindi na ito napapansin ng mga kamag-anak, no? Kasi tingnan mo, ginawa ng sunugan yung ano. Ano yung sinunog yung puno? Sinunog yung mga ginagamit minsan dyan sa ano. Kabawang renata din. Oo. Mo. Familia Don Pablo. Familia Don Pablo Yap Ting Chai. Ito. Mga don. Grabe, don. Don tsaka don niya. Boy, mayayaman to boy. Don tsaka don niya. Ano? Nakalakay, don. Tapos dito sa kabila, don niya. Don niya Leon Leonila YD Yap Ting Chai. Ito naman si Don Pablo Yap Ting Chai. Sobrang tagal na siguro niyang bulaklak na yun, ano? O siguro walang pumunta dito nung November 1. Walang dumalaw sa kanila kasi grabe naman. Tingnan mo naman, oh. Mayamang pamilya to pero wala nang nag-asikaso ng musulayo ng mga kamag-anak nila. Grabe. Siguro busy na. O, nasa ibang bansa na. Tapos na yung mag-ikot-ikot dito sa ano. So, wala naman kami ibang nakitang mga interesting. Pero tingnan nyo to. Sa baba nitong old chapel dito sa cemetery. Meron siyang mga Spanish era na libingan. Tingnan nyo to. Nakapakurb. Tapos mga bata. Mga baby yung nakalibing. 2015 namatay. 2015 din siya pinanganak. Pinanganak ng 2020. 2020 rin namatay. No? Ganun dito. Mga siguro mga newborn. Mga newborn baby na namatay din pagkatapos ipanganak, no? 1995. Pero mga bago na yung iba dito. Siguro nailipat na rin yung iba. So kung naalala nyo yung pinunta namin sa Bukawi, parang katulad din ito. So noon nga, noong mga panahon ng Kastila, no? Yung baba ng mga chapel talaga sa loob ng sementeryo, laging merong libingan. Pero tapos dun din nililibing yung mga baby. So karamihan, iba naman doon din nililibing yung mga banal na tao tulad ng pare.
Kasi paniniwala ng mga panahon ng Kastilano, kapag ang baby namatay ng baby pa, ibig sabihin wala pa siyang kasalanan. So banal siya. Masasabi siyang banal na bata. Kaya doon din sila nilibing sa part na sa baba lang ng chapel. So yun guys, makikita niyo yung daanan dito sa tabi na tong simbahan, no? Sa may taas ng mga libingan sa baba. Ayan. Makikita niyo tisa pa, no? Tisa yung nakalagay sa kanya. Pero ito, hindi na siya ganun kaluma. So baka na napalitadahan na doon ng bago. Tingnan niyo yan, mga bagong palitada na. No? Ayan, no? Makikita mo, mga bago na to. Pero yung siguro itong pintuan, siguro luma pa to. Yun lang. So yun, dito na kami ngayon ni sa may bandang entrance malapit dito sa lumang simbahan ng cemetery, no? So tapos na kami mag-ikot-ikot dito sa cemetery. Nakita na namin yung gusto namin makita. Wala na. Tapos na tong vlog na to. So ngayon, magsha-shoutout muna kami kasi 'di ba, nung nakaraan dapat yung shoutout pero hindi natuloy kasi nabitin yung vlog namin doon sa Rizal. Hindi na rin nasundan kasi napaka-busy namin. Sobrang tagal kong maglabas ng vlog ngayon kasi busy talaga sa nabibusy kami sa trabaho, no. Nakakasira talaga yung trabaho sa pagbablog. Pero malay nyo, ang bala ko talaga mag-resign ako sa trabaho tapos magpo-full time vlog na lang talaga ako kasi mas gusto ko yung pagbablog kaysa sa trabaho ko, no. So pagka kinaya na ng budget, no, magre-resign ako sa trabaho tapos araw-araw tayo magbablog. Araw-araw siguro, every week na naman tayo mag-upload ng mga bagong exploration. Abangan nyo lang yon. Kaya kami nagtatrabaho kasi gusto lang namin makakuha ng mga, maka-invest ng mga gamit, no? Tulad ng pang-edit, tulad ng drone, saka yun, laptop, para kompleto na. Tapos goods na kami mag full-time vlog. Diba ka, boy? Abangan nyo yun. So ngayon, shoutout muna tayo ng mga nagpapa-shoutout sa inyo kasi medyo may katagalan na to. So ito, first shoutout kay Mark Christopher Israel. Sabi niya, take care always, Lodi. Lagi ako nasa bye-bye. Tapos, shoutout kay Rai from Riyadh. Umabot na tayo ng Saudi Arabia, boy. Naka-shoutout sa'yo, sir. Tapos, shoutout kay John Don Deo. Sabi niya, pabati ng maaga, Kuya Cubs. Birthday ko na po kasi October 23. Anong araw? Happy birthday. Sobrang belated. Happy birthday sa'yo, Koy. Sorry, sobrang busy talaga. Hindi namin napansin, no. So, ito, sabi niya, kay Ujon Arisgado TV. Ito, lagi naman ito nagko-comment sa atin, ano. Pabati, Lods. Tingat lagi. Shoutout sa'yo, Sir Ujon. Shoutout kay M. Obias. Pa-shoutout din daw sila Marcos at Gideon. Thank you po. Sabi, ingat lagi. Pa-shoutout kay Erosi TV. Shoutout kay Venus Flores. Shoutout kay The Boy TV. The Boy TV. Shoutout Idol The Boy TV sa next vlog mo. Shoutout kay Kuya Dens. Si Kuya Dens lagi pa nag-comment sa atin. Salamat. Shoutout kay Mikey Gaming 124. Shoutout kay Sinyo Art Channel. Shoutout kay Mervin Louie Aglipay. Shoutout kay Sir Milo MC. Milo. Ito pa yung mga mga salamat. solid na supporters natin na lagi nanonood, no. Maraming thank you dahil sa inyo nagkakapera kami. Nakakamiss. Ngayon lang ulit kami nakapag-shoutout. Ngayon lang namin kayo ulit na shoutout, no. Shoutout kay Comes Art Channel, shoutout kay Tupac Jen, shoutout kay Anthony Ambida, shoutout kay Daniel Ulidad. So, yun lang yung nakita kong comment dito sa nakaraang post natin na sabi ko kung magpapa-shoutout kayo, mag-comment kayo. Ito lang yun. Siguro hanggang dito lang yung vlog namin. Magkita-kita tayo next time. Kung saan naman kami mapapadpad, no? Sana next week makapag-vlog ulit kami. Inasa namin na makakapag-vlog kami next week. Tuloy-tuloy. Oo. Gusto namin tuloy-tuloy talaga itong pagbablog na to. Kaso, problema lang talaga sa trabaho. Nagkakaroon kami ng problema minsan sa trabaho, no? So, hindi kami makapag-vlog ng dere-derecho. Ang dami namin gustong i-share sa inyo na pwede namin puntahan. Kaso nga lang, nahadlangan talaga dahil sa trabaho. Ay. Daming problema sa buhay, dumagdag pa. So, yun, siguro kita-kita na lang tayo next time, no? Asahan nyo na may susunod pang mga vlog.
hindi pa naman kami patay. Buhay pa ako. Buhay pa kami dalawa. No, magkita-kita tayo next time. Ay, puta, di naka-record, boy. Okay. Joke lang. Peace. Peace. Out mo. Peace.